Golden Boy, Real Guide to Treasures. Episode na ito mga katiets ay ating tatalakayin ang iba pang mga Yamashita treasures. Ito yung mga general treasure sites na malalaki ang mga nakatagong ginto sa mga treasure bunkers nito. Kaya halina, atin tingnan dito sa video ito kung saan ito matagpuan dito sa Northern Visayas. At bago pa man yan, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel kung kayo'y bago pa lamang dito. Just click the red button down below and the notification and the bell para palagi kayong updated. At sa aking avid followers, ako'y mag-shoutout. Okay, at ako'y mag-shoutout kina Code Hunt. Shoutout din kay Diamond Ruby, Elvin Famaran, Mike Hanta, kay Maraglito Baring, Alma Ulep. Shoutout sa inyo dyan, Riza, Mia, Atienza, Ariel Almario, Kenchester Macarambon. Shoutout din kay Ginalyn Cabunilas, kay Bulaw On Board, kay Batikin Adventure, Christian Mark Tambong, Jerry Sarkauga, Franklin Dunglal, Cram Eds. Also shoutout kay Arnold Wapen, Albert Senior Suarez Dugil, Idnil Bermudo. Shoutout din kay Rinante Fernan, Maria Deta, Rinante Tapul, at kay Idnil Bermudo Panoncillo UBV, at kay Idnil Bermudo Marisalvia RB Valdez. And lastly, shoutout kina Monins Lanang, Crumbs Eds, ICLMT Eds, Gwenhana Lumaino, Eden Lumahang, Virgilio Bell. At sa mga hindi ko nabanggit, shoutout sa inyong lahat mga katiyans. Tayo na ngayon magpatuloy. Hindi lang pang turista, hindi lang magandang lugar na pasilan ang mga ito, kundi nagtatago din siya ng napakarami palang Yamashita treasures sa kabundukan, sa tabing dagat, o even sa mga sapa kung saan man diyan nakabundukan sa mga lugar na yan. Kaya atin tingnan dito sa aking chart na nakuha ko sa galing sa aking father na namayapang isang treasure hunter din. At ito yung ibabahagi ko sa inyo guys, kasi hindi ko na kayang pumunta diyan. Kayo na lang ang bahalang maganap diyan, baka sakaling nasa likuran lang yan ng inyong bahay or nasa loob yan ng inyong mga nasasakupan na mga lupain sa mga lugar dyan. Okay mga katiyats, ito'y request na naman sa atin na atin tingnan ang upper portion ng Visayas sa Google Map. Ito'y northern part of Visayas regions, composed of Mindoro, Sursogon, Masbate, at mga lugar sa Romblon, at dyan sa Ruha City at Biliran Islands. Okay, meron nga bang mga buried Yamashita treasures? Ang kasagutan ay palaging oo, kasi kahit man sa ang sulok ng Pilipinas, kahit anumang isla na nandyan sa itong karagatan na parang nag-iisa na mga isla na may mga hugis na mga isla, yan ay pinaglagyan. Yan kasi ay mga marker ang mga hugis ng mga isla or bundok. Yan ang paboritong mga marker for Yamashita treasures. Okay, kaya tingnan natin sa aking sa chart ng aking father. Ito kasing chart ng father ko ay malabo kasi noon pa ito na technology. Mga 1990s ang scan na chart na ito. Kaya atin tingnan, ito yung kanyang chart. Nandito ang mga lugar. Okay, tingnan muna natin sa Google Map. At ikumpara natin ito. Okay, nandito ang Mindoro, Sibuyan, Cadiz, at itong portion dito. Yan yata ay sa Upper Samar. Okay, tingnan natin dito. So, ito yan, ang Masbate. At southern part of Luzon, sa Sursogon,
parte pa yan ng Visayas at Mindoro. Okay, ngayon ay atin na guys i-overlap itong Google Map doon sa ito, dito sa chart ng aking father na malabo. Kaya ang ating purpose, bakit natin yan i-overlap dyan? Kasi atin hanapin ang mga exact spot na meron dyan sa mga kapuluan na yan. Pero bago pa man yan, meron muna ako ipapakita sa inyo na mga ito yan. Ito'y mga coordinates. At ang mga coordinates ay malapit lang yan sa talagang pinagbaunan sa itong treasure site. Okay, ang meron dyan itong mga nakapin na yellow, yan ang mga lugar na merong nakabaon na hindi lang gold kundi tunitunilang gold bars, kasi yan ay mga general treasure site. Ang nakapin na yellow na yan. Okay, dito, itong banda rito guys, oh. Merong coordinates yan, north and east. At elevation niya ay 0 meters, ibig sabihin hindi sa bundok. Nasa ground plane site lang. Pwedeng sa water level or sa tabing dagat yan. At dito sa baba, meron ding dalawa. Kaya kopyahin nyo lang guys, malabo ang mata ko. Hindi ko na makikita ang ganyang kaliliit na mga litra. So, screenshots nyo na lang mga katiyats. Nakakatulong ito lalo na kapag ikay nag treasure hunt sa mga lugar na yan. At ma-approximate mo na talagang na meron pala talagang nakabaon sa inyong treasure site. Okay, ngayon atin ang i-overlap ang mga Google Maps at ang chart ng aking father. Okay, so ito yung Google Map mga katiyats. Ang gawin natin, atin ito i-transparent kaagad. And then atin i-fit doon sa chart para makuha natin ang itong location. Okay. So, saan ba dyan ang Cebu? Ito yata yan. Mahirap din na magagawa ng pag-fit nito mga katiyas. Medyo okay, medyo may kahirapan din pala. Kasi itong scan na chart ng aking father ng treasure site, ito'y gumagamit pa ng low-tech na mga satellite kung ano man ang ginamit nila dito. Okay, mayroong konting error sa itong pag-fit natin. Okay, so yan ang pinaka sabihin natin na pinakamagandang pag-fit. Okay, atin ulitin. Kailangan talaga yung medyo fit na fit. Ayan. Okay, isa pa. Oops. Okay, ito na yung pinaka-accurate pag-fit ko dyan mga katiyats. Okay, so atin na ito i-trace ang mga dots na yellow. Ang mga dots na yellow na yan, yan ang mga general treasure site. Okay, dito sa bandang Mindoro, tingnan natin ilan ba meron dyan.
meron isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito sa Mindoro, napakarami pala dyan. Isa malapit sa Mansalay, Magsalay, at malapit din sa San Jose, at meron din dyan sa, ano bang lugar yan? Aplayan o Pulayan? Mindoro Island yan. Ngayon dito sa may Sibuyan, Sibuyan ba ito? Yan, yung isla dyan. Mayroong isang general treasure site dyan, sa gitna mismo ng isla. At dito naman sa may Tabaco City, sa Legazpi, Surusugon, ay nandito lang sa may City of Inga, Tabaco City. Sa Tabaco City lang. Tatlong general treasure site ang meron dyan. At dito sa Masbate City, nasa gitna ng Masbate yan. Dito kahapon, tapos na tayo dito sa Panay, meron din dyan. Of course, sa Northern Cebu, merong tatlo. At dito, itong banda rito guys, na mga isla. Ano kayang mga isla yan? Merong tatlo dyan. Okay, ngayon natin ito ibalik sa normal. Ayan, at makikita na natin ang mga lugar na kung saan merong treasures. Okay, so blow up natin yan. Okay, ito na yung ating resulta, mga ka-TX. Hindi 100% accurate ang ginawa natin na pag-locate, pero ma-estimate nyo na ang mga lugar na yan kung nasaan yan. Tulad dito sa Legazpi City, mayroong tatlo dyan. Sa Iriga, sa Tabaco City. Marinduque pala itong maliit na isla. Sa Marinduque, meron dyan. Sa eastern part ng na siyudad ito. Ito, Marinduque. Hindi pa yata nakuha dyan. At sa Mindoro, napakarami. Sa Mindoro, ang alam ko dyan, yung sa Lubang lang na napakalaking binabantayan ni Unuda, yung last struggler na hapon, na naninirahan dyan ng 30 years sa kabundukan ng Lubang sa Mindoro. Ito yata yun, kasi nag-iisa lang yun na treasure site. O kung saan man dyan ang Lubang, baka ito. Okay, sa Mindoro yan. At napakarami pala dyan, pito. So, pitong general treasure site. Mayaman ng Tagalubang kung ganyan. Isa lang yatang nakuha dyan. Okay, dito naman sa may Banga, Aruha City. Dito meron. Dalawang general treasure site. At dito sa Northern Cebu, atin na yan na vlog noong isang araw. Merong tatlo dyan. Masbate City, merong isa. Napakarami nito. Okay mga ka-TX. At ngayon ay para mas ganahan kayo ay atin na naman i-overlap ang isa pang Google Map sa kanya. Tayo natin itong isa. Okay mga ka-TX. So, yan, overlap natin yan. And then, atin yan i-transparent. Transparent natin ito para mag-fit. Para makasigurado tayo, okay, nasaan na ba yung Cebu? Okay, medyo mahirap ito mga ka-TX. Malabo na kasi ang mata ko. Hindi ko na ganong maklaro yan. So ito ang Mindoro. Mindoro
Ayan, and then ito yung ruhas. Okay, malapit na tayo. Sandali lang mga katiets. Ayan. Okay, so almost fit na yan. Atin na ngayon yan i-trace using itong pink color. Okay. So, Minduro na naman tayo. Napakarami. 3, 4, 5, 6, 7 And then sa Marinduque, isa. Sa Sursogon, Legazpi City, mayroong 1, 2, 3 Tatlo yata. And then Masbate City, mayroong 1. At sa Panay, Pasig City, 2. 3 sa Northern Cebu. At merong 3 dito guys, hindi ko yan alam kung ano ito. Mamaya tingnan natin yung ano yung malapit na isla sa Mindoro sa bandang kaliwa. Okay, ngayon atin ibalik sa kanyang normal. Ayan. So meron na tayong ayan, mga lugar na merong treasure. Hindi lang treasure kundi napakalaking mga treasure sites yan at napakalaki ang mga laman yan kasi mga general treasure site. Ibig sabihin, yan ay tunituniladang gold bars. Ang isang treasure site ng general treasure site ay mahina lang ang isang tuniladang gold bar. Karamihan dyan ay 3, 2 pinakamababa na ang isang tunilada. Dito naman sa mayroong blown mga katiyats, meron dyan pero hindi general treasure site kasi hindi na isama sa scan. Meron dyan mga maliliit na itong buried treasures na hindi na-detect sa satellite scan. Okay, so yan lang ang aking pag ano dyan mga katiyats. Itong pag pakita sa inyo ng mga buried treasure sites na hanggang ngayon ang karamihan niyan ay hindi pa nakuha. Okay, so ako'y magpaalam na. May the fortune be with you all. And I'll see you on my next vlog. Next week ay pupunta na tayo parting Luzon, Northern Luzon para makumpleto na natin ang ating turo sa paghanap ng mga Yamashita treasures sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas. Ako'y magpaalam na. Ciao for now.